Ayan mga kabus noy. Talagang simula pagkabata mo, ganyan na yung ano mo? Ganyan. Bakit sa namin niya, anak na labas ay ganyan na. Pero ni sir, itong ipan ko, nag-anak sa pangalawa niyang anak. Hindi pa uwiin ng doktorat. Akala yung may karamdaman. Sabi ro din sa pinsan ko, ay hindi pa pwedeng umakyat kayo, hindi pa pwedeng lumabas ng ospital. At may sakit pa yung asawa mo. Sabi lang nung pinsan ko eh, Dok, ay hindi mo, yan po'y talagang ganyan. O di, la, isama na natin sa bilang. Oo, ilusta na natin. Yun, ngayon pasensya ka na sa akin kasi wala talaga pang para sa iyo. Hindi man kasi na ano eh. Siya mga boss noy, simula pagkabata pala, ganyan yung kalagayan niya. Ayan. Ako po ay ano, kung sinong gustong tumulong, yan. Basta pag pumunta ako dito, dito naman talaga ako madalas pumupunta sa kanila eh. Ayan. Ko naman ito. Kaya tiyuhin ko naman yung asawa. Kung ano man mga activity natin sa kanila ako pupunta talaga. Magpapaampo na ako sa sunod sa kanila eh. Ay, akin na ako. Sir, kami ko'y walang igaganting utang. Wala, okay lang yun. Basta ano lang ako. Tulay lang naman din ako na tumutulong ba. Basta kung anong makakaya ko, itutulong natin. Yan. Ayan mga boss na yan. Nanghingi siya ng tulong sa atin. Kung ano mang maibot. Sa sunod na pumunta ko dito, anong mang maitulong natin, ano natin, tutulungan natin. Ayan. Dito, ang ibig ko sabihin, ay bago tayo di pupunta na muna tayo ulit dito. Oo nga sir, ayan, sinasabi ng hipag ko, buti na lang daw at may hipag na nagbibigay sa kanya. Paano rin kung wala rin akong maibigay sa kanya, kayo? Oo. Ako rin naman matiis yan, kahit kakamuti ng ano namin ay di yung ako, nagdepende lang naman din ako sa sahod ko. Tapos kung mayroong tumutulong, katulad ito kasi yung para sa mga senior na mga gatas is maligalig kasi ito si Lola Luisa. Nagsuggest siya na wag naman, di naman daw kape kasi naano daw na sa kape, gatas naman. Sabi ko, tama naman din suggestion niya na gatas ng mga matatanda. Medyo malaki yung budget. Kaya kung ako naman, kailangan mag-ipon ako si magtatrabaho muna ako bago ano tayo ng tulong. Eh ako talaga, pag pumupunta ako dito, nagdadala talaga ako ng bigas, ulam, lalo na kay Lola Luisa. Ayan. Eh sila, inabutan ko lang ulam. Kasi minsan, tinapay. Yan, magdadala talaga ako tinapay. Mayroon mga tinapay. Tuwing aaw. Oo, tuwing talaga. Pag mayroon pa kong extra pera, ayan. Pambili nila ng ulam ko, ano, 100, 200. Minsan, ito yung mga inanuhan ko. Mga dalas. Ay, salamat po naman at mayroong ginamit ang Panginoon para sa katulad namin. Basta kung ano lang makakaya, yun lang ano, kasi mahirap naman ako kung ibigay ko lahat din. Siyempre, mayroon akong ano naman din ako, trabaho naman. Siyempre, may mga magulang ako, may mga kapatid. Tapos, si Lolo! Ayan mga abos na kung sinong gusto mag-abot ng tulong ni Ate Mercy. Ayan, anong taon na? 50? Ayan, tapos yung asawa mo? Hindi, asawa mo. 60 po. Magsi-60 na rin. Nako. Pero ano, malaki yung... Malaki yung lead niya. Ano, waiter? Kaya ayaw siyang tanggapin sa trabaho ko kaya ano itong lead niya. Kaya ayun. Wala, wala. Yung mag-asal. Hindi, magbukid-bukid na lang. Ayun. Sige, ano na lang. Kung sinong gusto tumulong kaya Ate Mercy. Ayan. Akyat na naman ako dito. Talagang sakripisyong napaka ano. Oo. Medyo malayo-layo ang ano. Sino po naman sir at kayo nagawa ninyong ganun tumulong sa katulad namin? Ay ano lang naman eh. Simula talaga pagkabata ko rin o hindi ako nagbibidyo. Hindi ako nanghingi ng tulong din sa iba or sarili ko.
taon-taon talaga nagbibigay ako ng ano ba, yung nag-share ako ng mga blessing ba. Ayun na sila pas. Ayun mga boss Noy, yung sinong gusto tumulong doon sa isang PWD, yung medyo malabo yung paningin niya, lalo na kung malayo, di niya maanainag. Inborn pala yung mga boss Noy. Yan, kung sinong gustong tumulong doon mga boss Noy, yan, kontakin nyo lang ako mga boss Noy. At yan, kailangan natin ang yung asawa naman din, may guiter mga boss Noy. Yan, may guiter. Saan ba yun doon? Yung mga yan, lugar na yan dyan. Yan, lugar na yan dyan, dyan, dyan kami galing. Sa baba ng bundok na yan. Ayan, ulitin ko sinong, kung sinong gusto tumulong doon kay Ate Mercy, yung isang PWD, yung parang sabihin natin wala na talaga yung paningin niya. Ayan, kasi pag malapit lang maninag niya, tapos pag malayo hindi na talaga siya makakita mga boss Noy. Ayan, salamat, salamat po sa inyong lahat, sa inyong pangpanonood, salamat po. Tsaka huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, tsaka mag-follow mga boss Noy.